tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So mga tropa, yung bago nating vlog ay tanong ng isa nating katropa. So bago ko i-shoutout siya, basahin natin yung comment niya. Intro muna tayo. Bago tayo magsimula mga tropa, pahit muna ako ng like button, then subscribe button, isama na pati notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. So mga katropa, yung vlog natin ngayon, sabi ko nga kanina, ay comment or tanong to nung isa nating katropa. So mga katropa, dito na tayo sa laptop ko. So, kung nakikita nyo yung desktop ko, ito. So, nilinis ko muna siya. Bago ko, kasi ang daming mga documents dyan. So, nilagay ko lang siya sa isang file. Ayan. So, pupunta tayo dito mga tropa. Ito, Streamlab OBS. So, i-double click natin tong, syempre mga tropa, i-install nyo muna yan. So, sa Google ko lang dinownload yan. So, pwede nyo ding i-download. Pre-download lang naman yan. So, search na kayo sa Google kung ano yung compatible sa ginagamit nyong laptop or computer. So, yan. So, andito na tayo. Ito na nag-load na yung Streamlab OBS natin. So, makikita nyo, blanco yan lahat. So, itong dito sa mixer part, ito yung, di ba, nakikita nyo, habang nagsasalita ako, ay gumagalaw dyan siya. So, yan yung audio. So, pagka-click nyo, ito talaga yung lalabas. Kung ayaw nyo yung gantong itsura, pwede kayong pumunta dito sa layout editor. So, ayan mga katropa. So, ito yung screen natin kanina. Ayan yon. So, pwede naman punta kayo dito. Ayan. Magiging iba. Depende sa trip nyo kung anong gusto nyong itsura ng editor nyo. Sa akin, ito lang. So, kung gusto nyo pagpalit-palitin to, kiklik nyo yung, kung kanyari, audio mixer. Ito, kiklik nyo siya. Tapos, or pwedeng, ayan, nakita nyo, nagpalit. So, pwedeng ganyan, or pwedeng, ito, tapos, ilagay nyo dyan. So, ayan, ganyan na siya. So, nagpalit-palit lang siya. So, ganyan mga tropa. Tapos, save changes. So, save changes na lang kung may binago kayo. So, ayan siya mga tropa. So, proceed na tayo dun sa paano ko ginagamit at ang Streamlab OBS sa tutorial na ginagawa ko. So, mga tropa, pupunta kayo dito sa sources. Diba? Yan, nakita nyo itong sources. Itong plus sign, puntahan nyo yan. Click nyo to. Pag-click nyo, lalabas to. Itong add sources na tab. Yan. Tapos, dito sa left side na to, ito yung mga i-add natin na mamimili ka kung ano yung gusto mong i-add dito. Kunyari, picture ang gusto mo, may gusto kang picture na i-add. Yan, ito, browser source. Kung meron kayong website or kailangan nyo ng Google, yan, ito yung pindutin yun, tas add source. So, ito, image slideshow, may mga PDF, PowerPoint kayo or mayroon ginawa kayo mga picture na yan. Tapos, ito, mga tropa, ito kailangan natin. Display capture. Sabi niya dito, capture your entire computer monitor. Kung dalawa yung computer mo, ay monitor mo, primary monitor or secondary monitor. So, lahat yun, ika-capture niya. So, pindutin niyo yan, mag-highlight siya. Tapos, add source. Pindutin niyo siya. Tapos, add source ulit. Kung gusto niyo palitan ng name, pwede. Tapos, dapat i-check niyo to. Capture cursor. Tapos, done. So, ito na nakita nyo kanina, di ba, black to. So, ngayon, ayan na siya. Meron na siya. Naki-capture na yung screen natin. Pati yung mouse natin, naka-capture. So, balik tayo ulit kasi hindi pa tapos yung in-add natin. So, kung game yung ginagawa nyo, ayan, pwede din yan, add source nyo. Kasi ito, audio input capture. Para yung, ito, sabi niya, di ba, any device that attaches to a computer for the purpose of capturing sound such as music or speech. So, ayan, yung mga built-in microphone. Itong
mic, ayan. So, audio input yan. So, add source natin siya. Ayan, add source. Tapos, hindi ko na to chine-check. Wala na akong ginagawa dyan. Done lang yan. So, ayan na. So, balik ulit tayo dito sa add source. Tapos, open VR capture. Di natin yan kailangan. So, itong color source, di rin natin kailangan yan. Basta, kung ano yung kailangan nyo lang yung gagawin nyo, i-add nyo. Media source, ayan, kung may mga video clips kayo, ayan, dito, tapos text. Ito, window capture. Sabi niya dito, capture a specific window that's open on your computer. So, ito, kailangan natin to kasi diba nag-open tayo ng Excel. So, pag-pop or pag-open ng Excel, pa-capture niya. So, add source natin to. Add source. Tapos, ayan, kailangan nakacheck pa rin si capture cursor. Then, done. So, ito siya mga tropa. So, ang ginagawa ko dito mga tropa, nilalakihan ko siya. Kasi kung hindi mo nyo lakihan, ito lang ang mga capture niya, ganyan lang kalaki. So, kahit lagpas yan, okay lang yan. Ayan. So, ganyan siya. Nilalakihan ko siya. So, adjust nyo lang. Tapos, add source ko ulit. Tapos, so, nasa na tayo kanina? Window, di ba? So, video capture device. Ito yung, wala akong, ano nga ba tawag? Webcam, mga tropa. Ang ginagamit kong camera ay camera ng laptop. Pero, si mamaya ako nipaliwanag. Yan. So, video capture device, add source natin din yan. Add source lang yan. So, ayan siya mga tropa. So, i-adjust natin yung laptop natin. Ayan. Ayan. So, tapos, click nyo lang yung done. Mamaya na natin i-edit. Done. Ayan. So, nakita nyo ang laki. So, pwede yung liitan. Uy, sorry. Liitan nyo kung hanggang saan lang yung gusto nyong makita sa, na mukha nyo. Ayan. Uy, ang gulo ko. Ayan. Ayan. Ganyan kalaki yung gusto ko. So, ayan na. So, may isa pang last. Add source. Audio output capture. Siyempre, kung may input kayo, dapat may output. So, click nyo yan, add source, tapos add source. Done. So, ito yung itsura mga tropa. So, kanina sabi ko, dito, kaya tayo naka-green screen ngayon mga tropa kasi para mukha tayong nagpo-float dun sa ano natin, sa Excel natin or sa kung ano man yung ginagawa natin. Right click, tapos filter. So, pag-filter nyo, hanapin nyo itong plus sign. Tapos, dito sa filter type, may down arrow. Hanapin nyo yung chroma key. So, ito. So, pag nahanap nyo na, done. Medyo mabagal yung computer ko. So, ayan, nakita nyo mga tropa, diba? Nawala yung green, naging black. Pero, ang daming puti-puti dyan. So, pwede nyo siyang i-adjust. Ayan. So, nawala yung puti-puti, pero yung damit ko naman yung parang so, ayan. So, depende sa kung anong gusto nyong kung paano magiging gusto nyong itsura nyo dun sa yung opacity. Ayan. So, medyo matagal kasi itong ini-edit. So, bala na kayo kung anong gusto nyo maging itsura. So, siguro ganito lang muna. Dahil mapangit yung camera natin dito sa laptop. So, done. So, ayan na siya, diba? Mukha na ako nakalutang. So, ayan mga tropa. Try natin mag-record. Titignan natin kung anong itsura nung ire-record natin. So, pinutin nyo to, record. So, nagre-record na siya. Ito na yung recording minutes nyo, di ba? So, mag-open tayo ng Excel.
So, ito yung Excel. Tingnan natin kung nare-record ba talaga niya. So, yan. So, yung mga tropa, in-stop na natin siya. So, automatic siya nag-save sa videos ng laptop nyo or ng computer nyo. So, ito siya mga tropa. Panoorin natin mga tropa, ha? Click ko. Kaya natin. Tingnan natin kung na-record ba talaga yung nag-pop-up na, siya. Ito na yung Excel. So, mga tropa, ito. Titignan ito natin. Yung Excel. Tingnan natin kung na-record ba talaga niya. So, hindi mga tropa, di ba? Walang Excel, wala kayong Excel na nakita. So, buray natin yan. So, ayan mga tropa. Tanong nyo sa akin, bakit? Joke mo naman kami. Hindi mga tropa. Kailangan nyo i-arrange itong mga to. According sa yung dapat na pagkakasunod-sunod mga tropa. So, si audio output ilagay natin. Input ilagay natin dito sa output sa ilalim. So, mga tropa, dapat si display nandito. Yan. So, tingnan natin ngayon mga tropa kung e-effect na yung ginawa nating pagkakasunod-sunod nung ginawa nating arrangement. So, record ulit tayo. So, ayan, nagre-record na siya ulit. Pop natin to. So, ito yung Excel. So, record. So, ayan. Tapos, papatayin ko muna itong ginagamit kong isang recorder. So, yan muna siya. Yan muna siya. Tapos, babalik ako dito. Then, dapat makita natin itong Excel na nag-pop. So, mga tropa, titignan natin ngayon kung na-record ba talaga yung ginawa natin. So, yan. Record. Ito so, yan. Tapos, papatayin mo naman itong ginagamit kong isang recorder. Kasi, ayaw niyang gumana. Tapos, ito yung so, pinatayin mo na siya. Yan muna siya. Recorder. Kasi, hindi siya pwede sabay na dito. Nagre-record. Then, tapos, dapat ito na. Nakita natin itong Excel na nag-pop. Excel. Nakita natin so, na nag-pop siya talaga. So, ayan na siya mga tropa. So, ibig sabihin, gumana yung ating ginagawa. So, ganun yung ginagawa ko mga tropa na. So, exit ko muna to. Ayan. Balik ako dito. So, kung nakita nyo yung itsura ko dun sa Excel, kaya hindi ko ginagamit itong webcam ng computer ko. Kaya lagi akong may backup na kung ano tong cellphone na ginagamit ko na pang record. Yan yung ginagamit ko doon sa nakikita nyo sa akin sa Excel. Itong cellphone na to na nagbibideos. Kasi, hindi ko bet. Hindi ko gusto yung itsura ko doon sa Excel na para akong multo. Kaya, yung ginagawa ko, yung cellphone ko, sa editing na lang yun, mga tropa eh. So, itong ginagamit ko sa laptop, as is siya. Pero, hindi ko nire-record talaga yung camera. Walang camera yung sa laptop. Tapos, ang ginagawa ko na lang is nililayer ko dun sa editing yung itong kuha sa cellphone ko. Para at least andun pa rin yung mga ko sa Excel. Or minsan, wala. Depende sa trip ko kung paano yung editing na ginagawa ko. So, ganun siya mga tropa. So, sana mga tropa may natutunan kayo sa dito sa ginawa nating tutorial. Hindi man siya Excel tutorial. Alam ko, majority sa inyo ng subscriber ko, kaya kayo nanonood ng vlogs ko is dahil sa Excel tutorial natin, mga tropa. So, ito, tutorial pa rin naman siya, pero yun nga lang, hindi siya Excel. Pero part to ng Excel kasi, di ba, hindi ko naman marerecord yung Excel tutorial ko kung hindi natin nirerecord yung laptop natin eh. So, sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, pahit naman ako ng like button, mga tropa. Sama nyo na pati subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga latest vlogs ko, mga bago kong uploads. Always stay positive, always enjoy life because life's short. Bye!